Maraming bahay at mga gusali nang nawasak at nasunog sa Marawi City, kabilang na ang mga pinagtaguan ng mga maute. Sa kabila ng matinding pinsala, hindi nagagalaw ang mga moske na ginagamit daw taguan ng mga terorista. Live mula sa Iligan City, may report si Rafi Tima. Rafi? Kahapon, Jessica, ay nakiusap na yung ilang residente at ang lokal na pamahalaan ng Marawi na kung pwede ay itigil muna yung airstrike dahil nga sa pinsalang dulot nito sa kanilang syudad. Pero kanina ay tuloy yung airstrikes laban sa mga specific targets, mga pinagtatago ng grupong Maute na siyang nagpapahirap sa pag-abante ng mga sundalo. Video, kita na kung gaano kalawak ang nasunog na bahagi ng sentro ng Marawi na kontrolado pa ngayon ng grupong Maute. Marami sa mga bahay na nasa pampang ng Agus River, tupok na. Durog at butas-butas naman ang mga gusaling pinagtaguan ng mga sniper ng grupong Maute. Sa lugar na ito dumaan ang ilang naipit na sibilyan noong Linggo. Bukod sa mga pribadong bahay, marami sa mga nasunog ay mga establishmento sa commercial district ng Marawi. Doon sa na-receive namin na text message kasi hindi natin ma-assess talaga, no, na kung anong area, anong barangay, kung anong bahay, ano ba ito, bahay ba ito, o business ba ito na establishment. Ang nakikita lang na natin from afar, no. So, ito ay, posibleng ito ay mga negosyo, no, ng mga buildings na nasusunog, or posible din ng mga bahay-bahay. Ang mga bahay namang malapit sa isang malaking moske, tupok na. Ito ang mga gusaling nasusunog mula pa kagabi hanggang kaninang umaga. Bukod sa sentro ng Marawi, may sunog din sa isa pang commercial district malapit sa pampang ng Lake Lanao. Ayon sa militar, sinasadya ng grupong Maute ang sunog para ikubli ang kanilang galaw sa sentro ng syudad. We also condemn the Maute Abusayat group and their cohorts for looting houses, burning school buildings and houses, and destroying many properties in Marawi, particularly the desecrating of house of worships such as mosques and churches. Sa mga video namang ito, kapansing-pansing ang buo at walang tama ang mga moske na napapaligiran ng sunog ng mga bahay. Pero ang ilang sunog, nagsimula pagkatapos ng aerial bombing ng militar. Sa kuwang ito, sabog ang isang bahay na tinama ng rocket mula sa isang OV-10 Bronco. Malayo na ito sa karaniwang target ng aerial bombing sa mga nakaraang araw. Palipat-lipat daw kasi ang mga terorista, kaya tila lumalawak ang target area ng militar. Sa lupa, tuloy naman ang pagubantay ng Philippine Marine sa mga lugar na cleared na ng militar para hindi makabalik ang mga terorista. Ang saradong tindahang ito, ininspeksyon ng isang grupo ng Marines matapos mapaulat na tila may tao sa loob. Wala rin namang nakita kalaunan. Tao! Tao ba dyan? Ayon sa militar, tumutulong ang US military sa pagbibigay ng technical assistance at intelligence gathering. Pero hindi rin sila kasama sa combat operation. Yung bawal is pumunta sila sa frontline, the actual combat activity. So, bawal po yun. Intelligence. Sharing of intelligence, yan. Part yan. Technical assistance. Training. Nang tanungin ng palasyo kanina, sinabi nitong wala namang tulong sa Marawi ang bansang China sa ngayon. Hanggang kaninang hapon, Jessica, tulad kahapon, bago magtakip silim ay may tatlong pahabol na airstrike pa yung Air Force sa pamamagitan naman ng kanilang makabagong FA-50 fighter jets. Isang mataas na bahay ang tinarget ng Air Force na malapit na sa Lake Lanao. Nakuna na natin ito ng drone video. Posibleng sniper position daw ito na tumatarget maging sa mga sundalong nasa kabila ng tulay. Ang mismong tulay, Jessica, na dinadaanan ng mga tumatakas na sibilyan na naiipit pa rin sa bakbakan. Libo pa rin daw ang bilang ng mga ito, kaya naman na maingat ang militar sa kanilang operasyon, lalo na yung kanilang ginagawang aerial bombardment. Pero mahalaga at epektibo daw ang mga airstrike na ito, bagamat hindi talaga may iwasang may mapinsalang mga kabahayan. Jessica? Rafi, napansin ko lang yung airstrike na kuha mo, no? Yung makuha ng inyong team. Parang paiba-iba, minsan merong malapit sa lake, minsan nandun sa sentro ng syudad. Talaga bang yung range nung area kung saan nagagawa, sinasagawa itong airstrike, malawak? Yung kumbaga yung circumference o yung area kung saan yung airstrikes ay nakatarget? Hindi, kumbaga, hindi
hindi clustered lang, kundi malawak na area ito. Ganun ba yon? Jessica, naghiwa-hiwalay daw kasi itong grupong Maute, hindi katulad sa Zamboanga na talaga nasa isang area lamang sila kung kaya't medyo madali silang nasukob kalaunan. Pero ito raw, talaga naghiwa-hiwalay sila dito sa malawak na bahagi ng commercial district ng Marawi kung kaya't merong mga airstrike malapit sa Lake Lanao. Meron din mga across town. Across the city, doon naman sa malapit na sa kabundukan. So ganun kalawak yung iniikutan daw nitong grupong Maute. So yung airstrike operation ay ganun din kalawak. Pero ang sinisiguro naman daw ng militar ay mga specific target sa mga ito. Tinitiyak nila na walang mga civilian sa paligid nito at talagang mga grupo lamang ng Maute yung posibleng tamaan doon sa isinasagawa nilang airstrike, Jessica. Rafi, may mga account no, ng mga survivor na nagtago sila sa mga basement ng mga bahay. Meron ding mga nagsasabi na baka nahihirapan yung militar na sukulin o targetin itong Maute kasi may mga tunnel daw sila dyan sa bandang Marawi o may mga bahay na sa ilalim may mga tunnel. Kaya kahit na ilang bomba na yung binabagsak, pang third week na ito, no? Day 16 na bukas, ang tagal na, hindi pa rin sila matalo ng militar. Jessica, marami sa mga bahay dito sa Marawi ay talagang malalaki at talagang mga three-story buildings. Pero bahay lamang ito, mga three-story buildings sa mga ito at talagang buhos yung mga semento. So ganyan yung nature actually ng mga bahay dyan sa Marawi, Jessica. Bukod dyan, tama, meron nga daw mga talagang basement karamihan ng mga bahay na ito dahil lang sa kultura ng rido doon sa lugar na kapag ka nagkaway-away ay talagang magkakaroon ng barilan. So talagang halos lahat ng mga malalaking bahay dyan daw ay fortified. So ito ngayon ang tinake advantage, Jessica, ng grupong Maute. So marami talaga silang pwedeng pagtaguan. Doon naman sa presensya ng mga tunnels, Jessica, biniberipika paraw yan ng AFP at ng kanilang mga intelligence operatives dahil posibleng nga daw pinagdugtong-dugtong na yung ibang mga bahay para makaikot sila nang hindi naman nakikita ng drones ng militar o kahit ng mga spotters ng militar. So ito yung mga posibleng paraan nila para makaikot. Pero lately nga ang ginagawa nilang paraan ay smoke screen. Ika nga, nagsusunog sila ng mga bahay para naman makaikot pa rin sila nang hindi sila nakikita ng militar, Jessica. Kasi na-establish yan sa Sulu, sa Basilan, and kahit in some parts of Maguindanao, no, in past military operations, Rafi, na kaya pala hindi sila mahuli-huli ng militar kasi lumulusot sila sa ilalim ng lupa kasi meron na silang mga tunnels. So, kumbaga, may mga terorista o mga rebelde na eksperto sa paggawa ng tunnels o tunneling. Ito nga, baka sila rin to, yung mga Maute, ganyan din na meron silang skills na ganyan. O, matagal na talagang estilo yung mga ganitong pamamaraan na Jessica, lalo na sa mga rebelding mga grupo. Yun nga lang yung advantage nila, magtago. At kahit nung mga World War II o World War I at kahit nung Vietnam War, kaya naman hindi matalo-talo ng Amerika yung mga Vietcongs dahil napaka-extensive nung kanilang tunnel system sa kabundukan. So, kahit na mas malalaki mga bomba pa yung ginamit dito, mga 500 pounder, 1,000 pounders yung binabagsak, hindi natitinag yung mga Vietcongs doon. Dito naman sa kaso ng Marawi, Jessica, ay biniverify nga talaga nila kung merong tunnel system dito. Kaya naman na nakakasurvive itong grupong Maute. Bagamat napakatagal na nung ginagawang aerial bombardment na kanilang isinasagawa. Pero ang isa sa pinaka-basic danger pa rin daw talaga, Jessica, ay yung mga snipers ng grupong Maute kung kaya't hindi talaga maka-advance itong militar mula dito sa ilog na naghahati dito sa gitna ng commercial district ng Marawi. So yun yung kanilang mga targets sa ngayon pero unti-unti daw ay mapapasok nila itong mga lugar na ito kapag na-soften up na, talagang naubos na yung mga matataas na gusali na pwedeng pagkutaan at pwedeng pwestuhan ng mga snipers ng Maute, Jessica. Mm-hmm. Rafi, may nabasa ako kanina no, na sinasabi na ibang klase itong mga kalaban na ito sa Marawi. Kasi kung Maute lang daw yan, matagal na yan na nagsipagtakbuhan. Kaya parang kumbinsido ang mga sektor at ilang mga personalidad sa ating defense and military establishment na ISIS na itong kalaban nila. Kasi
this is the third week, no? Day 16 na nga bukas, pero sige pa rin. Sobrang tibay nila at parang lumulusot-lusot lang kung saan, tapos hinahabol ng airstrike. So, anong sinasabi ng militara tungkol dito? Anong implikasyon nito na third week na si Presidente mismo, sabi niya, tapusin na in 3 days, pero mukhang hindi mangyayari. Ibang klase itong kalaban ngayon ng militar. At to some extent, Jessica, ina-acknowledge naman yan ng militar bukod nga doon sa survivability nila. Yung skills ng kanilang mga nakakalabang na yun, talagang ibang level daw. Yun nga lang mga snipers nitong mga Mauti group ay talagang napakarami na na napatay at nasugatan sa hanay ng pulis at ng militar. For the first time daw ay talagang napakaraming na papatay at nadadali ika nga dito sa hanay ng gobyerno sa pamamagitan ng sniping operation ng kanilang mga kalaban. So talagang at to some extent talagang may acknowledgement na mas matindi yung kanilang kalaban ngayon kahit na yung operasyon sa paggamit ng mga anti-tank missiles, recoilless rifles ay eksperto ang mga ito na ilang-ilang tanki na yung kanilang napabagsang kung kaya't meron nang ginagawang paraan itong mga tropa ng Philippine Marines at Philippine Army para maprotektahan yung kanilang mga tanki laban dito sa mga ginagamit ng Mauti Group. So talagang dahan-dahan, deliberate operation daw yung kanilang gagawin. Kaya nga sa unang pagkakataon, nakakita tayo na napakaraming airstrike bago isagawang isang ground assault na hindi pa natin malalaman. Yung ground commander lamang daw makakapagsabi kung kailan titigil yung air operation at magsisimula na yung ground operation. Magamat ngayon ay paunti-unti na raw ginagawa yan, Jessica. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Rafi Tima.